Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Natigilan naman si Victor sa naging request ng bata sa kanya. Hindi po siya nilagnat, Dok. Nakatulog din kaagad pagkatapos kumain. Sabi naman ni Rina na nagsasalita at ibinalita ang kalagayan ng kanayo nitong nakagat kanina ng ahas. Tumango lamang naman si Victor. Alam na nito kung paano ang gamot sa kalimang lagnatin ang pasyente. Inubos niya ang mansanas habang hindi inaalis ang malagkit na titig sa asawa niyang. Natutuwa sa pagpalya niyang ngayong gabi. No way, hindi siya papayag na hindi niya ito matamnan ngayong gabi. Camila, lumapit ka dito sa akin, baby. Tinawag niya ang paslit pagkaalis ni Rina. Mabilis na lumapit ito sa kanya at sumampa sa kanyang kandungan. Isa ito sa mga pinakamakukulit at pinakamalambing na bata roon. May laruan ka na ba? Tanong niyang pinisil ang baba nito. Mayroon po, kuya. May manika na ako. Masaya nitong sabi. Binibigyan mo ba siya ng pangalan? Hinaplos niya ang manipis nitong buhok. Opo, Camille po ang pangalan niya. Nasaan siya? Naroon po sa bahay namin. Itinuro nito ang gawin ng bahay sa kaliwang hanay. Tumango naman siya at nakangising sumulyap kay Celestine na namimilog ang mga mata sa pag-aabang nang susunod niyang sasabihin. Nabasa na marahil nito na hindi magiging matino ang layunin niya sa pakikipag-usap sa batang ito. Alam mo bang malulungkot si Camille kung mag-isa lang siyang matutulog ngayong gabi? Dapat magkatabi kayo. Humaba naman ang nguso ni Camila. Ganoon po ba? Kawawa naman siya. Nagkukumahog itong bumaba pagkatapos sabihin iyon at nagpaalam. Uuwi na po ako. Baka nalulungkot na po si Camille roon sa bahay namin. O huwag kang tatakbo. Pahabol niya nang tumakbo ang paslit. Nagkibit naman siya ng balikat at kinindatan ang asawang umiirap. Kailangan na rin nilang pumuslit. Baka mamaya biglang bumalik sa Camila. Dala ang manika nito. Matapos mapagbigyan ang mga kalalakihan sa pakikipag-inuman, ay nagpaalam na siya sa mga ito. Ibinalabal niya kay Celestine ang kanyang coat habang pabalik sila sa guest house. Nagtuloy-tuloy kasi ang ambon at lalong lumamig ang ihip ng hangin. Pero hindi na siya tinabla ng ginaw dahil sa alak na ininom. Mabilis na kumalat sa katawan niya ang init. Ginawan mo talaga ng paraan yung bata, no? Para hindi makatulog kasama natin. Kinurot ng asawa ang kanyang tagiliran. Humalakak naman siya at kinabig niya ito. Hindi ka man lang makatiis hanggang sa makauwi tayo roon sa White House? Sinundot nito ng suntok ang tiyan niya at pagdating sa loob ng kwarto ay pumiksi ito. Pumasok ito ng banyo. Habang naghihintay sa asawa na sumaglit sa pagligo, binisita niya ang kanyang email at binasa ang iilang attachment. Tinawagan na rin niya si Guillermo para kumustahin ang Diyograsya. Matapos pasadahan ang pinadala nito, ay tinawagan niya ito. Kumusta ang honeymoon? Nilihis naman ni Guillermo ang usapan nila. Don't ask, maiingit ka lang kung ikukwento ko sa'yo. Humalakak naman ito mula sa kabilang linya. Nagpaalam siya nang bumukas ang pintuan ng banyo at iniluwa ang asawa niyang hindi na nag-abalang takpan pa ng kung ano-anong tela ang katawan nito. Pero may tuwalyang nakabalot sa buhok nitong basa pa. Nilapag niya sa side table ang cellphone at tinanggal ang suot na eyeglasses. Hinablot niya ito at itinulak pahiga sa kama. Pinaghiwalay ang nanginginig nitong mga hita at marahan na hinatak ang balakang nito. Pinunterya ng kanina pa nakahanda niyang pagkalalaki ang makipot na daanan nito. Tinakpan nito ng dalawang kamay ang bibig para maitago ang sigaw. Mariin niyang kinagat ang labi at nakaigting ang mga panga na umungol nang sumagad ang sarili sa ilalim ng asawa niya.
Titig na titig si Celestine sa mahabang kisame ng kwarto na hugis at sulok, gaya ng payong. Dinig niya ang ingay mula sa labas, ang tawanan at tilian mga batang nagtatakbuhan, ang asaran at biruan ng mga binatilyong dumaraan. Kanina pa siya gising pero natingka pa rin naman siya sa kama. Talagang paninindigan ni Victor ang ibig sabihin ng salitang honeymoon. Kahit isang gabi ay wala talaga itong pinalalagpas. Napangiti na lang siya. Wala siyang karapatang umangal. Pagkatapos niyang humiyaw ng paulit-ulit dahil sa sobrang sarap. Bumaba ang paningin niya sa pagkaing dinala ng asawa. Kanina bago ito umalis para ikuha siya ng bihisan sa White House. Nagpaalam din itong dadaan muna sa Pangpang kung saan nakadaong ang barko na umaaligid sa bahaging iyon ng isla. Bumangon siya at tiningnan ang bedsheet kung walang tagos ng dugo. Malinis naman pero sa kumot may iilang patak. Kailangan niyang labhan iyon pero naghanap muna siya sa cabinet ng pamalit. May nakita siyang set ng kulay dark blue. Hinatak niya iyon mula sa lalagyan kasama ang ternong pillowcases nito. Matapos niyang palitan ang punda ng mga unan, ay ibinabad niya sa malaking palangganang may detergent powder ang pinalitang kumot at mga punda. Saka siya naligo. Mamaya na niya kukusutin ang mga iyon kapag lumambot na ang mantsa ng dugo. Hinaplos niya ang tiyan habang nagbubuhos ng tubig gamit ang tabo. Patapos na sa kanyang dalaw, siguradong sa mga susunod na kontak nila ni Victor ay magkakalaman na siya. Ano kayang kasarian na magiging una nilang anak? Kung lalaki, magkakaroon siya ng munting Victor. Nakaka-excite. Kinilig siya at napahagik-hik. Kung babae naman, gusto niyang magmana pa rin sa asawa niya. Kung kambal na lang kaya, boy and girl. Muli siyang humagik-hik at inigihan ang pagkukusot. You could have waited for me. May kalakip na galit nang ibagsak ni Victor ang tinig habang pumapasok sa laundry area ng banyo. Pumapalakpak agad ang puso niya nang makita ang asawa. Kumot lang naman to at mga punda ng unan. Pero marunong ka bang maglaba? Umangat naman ang kilay nito. Anything that requires my hands on the process. Pagyayabang naman ito. Hinayaan na niya itong tumulong. Ito na ang nagbabanlaw habang nanonood na lamang siya. Pagkatapos nilang maglaba ay nagpalit siya ng damit at sumama sa asawa patungo sa isang talon. Walking distance lang naman iyon mula sa kabisera ng nayon. Doon kumukuha ng supply ng tubig ang mga katutubo. May dalawang talon na bumabagsak sa ibaba ng Pampang na bato at may sementadong footbridge na tumatawid sa kabila kung saan naroon ang hagdanan paakyat sa tuktok ng Pampang. Halos malula naman siya sa mga gandang tanawin na bubungad sa kanya. Doc, nagpasabog po ng dinamita ang mga tripulante ng barko sa ilalim ng dagat. May sinisira na naman silang corals. Humahangos na balita ni Carlo na sumunod sa kanila roon sa Pangpang. Itinuro nito ang direksyon kung saan sinasabing nagpasabog ang mga incheck at agad naman iyong sinilip ni Victor gamit ang binoculars na dala nito. Pupuntahan natin. Deklarasyon ng asawa niya at bumaling sa kanya. Next time na natin itutuloy ang pamamasyal, okay? Marahan itong pinisil ang kanyang pisngi. Tumango siya at ngumiti ng tipid sa asawa. Kinakabahan siya. Paano kung babatuhin ng dinamita si na Victor? Anong magiging laban ng mga ito sa grupo ng mga dayuhang iyon na hindi nila kabisado ang puwersa? Gusto niya itong pigilan pero wala siyang lakas ng loob dahil alam niyang mahalaga ang bagay na ipinaglalaban nito at pinoprotektahan. Nakahanda na ang mga kalalakihang sumama kay Victor pagkabalik nila sa puso ng nayon. Walang gagawa ng anumang karahasan. Kakausapin ko sila ng maayos. Opo, Doc. Sagot naman ang mga kalalakihan. Mag-iingat ka. Huwag mong ipilit ang pakikipag-usap kung sa tingin mo mapanganib. Niyakap niya si Victor at hinalikan sa labi nito. I love you. I love you too, nurse love. Gumanti ito ng yakap at halik sa kanya. Ngunit pagkaalis ng mga ito ay hindi siya mapalagay. Masama ang kutob niya. Paano kung patibong lang ang pagsabog para mapalapit doon sa barko si Victor? Paano kung ang mga piratang iyon
o kaya naman terorista. Paano kung ang pakay talaga ng mga iyon ay ang asawa niya? Para na siyang mahihimatay sa sobrang pag-alala. Pinuntahan niya si Rina sa health center na abala sa pagre-record sa mga natitirang gamot. Marunong ka bang mga bayo? Pwede mo ba akong ihatid sa White House? Kukunin ko lang ang cellphone ko. Tatawagan niya ang mga kapatid ni Victor. Hihingi siya ng saklolo bago pa mahuli ang lahat. Pwede naman sana siyang manghiram ng cellphone pero hindi niya nasa ulo ang contact number ng mga kapatid nito. Kailangan niya talaga ang telepono niya. Ngayon na ba? Teka lang, saglit lang. Ililigpit ko lang muna ang mga ito. Nagmamadaling ibinalik ni Rina sa loob ng kahon ang mga gamot. Pasensya ka na sa pang-aabala ko ha. Aniyang nakabuntot sa dalaga patungo sa kwadro ng mga kabayo. Okay lang, sagot nitong ngumiti naman sa kanya. Nag-aalala ka ba kay Doc? Tanong nito habang hinahatak palabas ng kwadra ang kulay brown na kabayo. Oo, sobra. Tango niyang nagkusa ng damputin ang saddle na nakasampay doon. Nag-aalala rin ako, kaya nga inabala ko na lang doon sa health center ang sarili ko. Ewan ko ba? Hindi kasi natin kilala ang mga taong pupuntahan nila. Kinuha nito ang saddle at inilagay sa likod ng kabayo. Iyon din ang pangamba ko. Paano kung talagang mapanganib ang mga taong yun? Inalalayan siya ni Rina para makasampa ng maayos. Humalinging naman ang kabayo kaya agad niyang hinaplos ang leeg niyon, gaya ng ginagawa ni Victor kay Light. Nasa likod siya ni Rina, kaya yumapos siya ng husto rito nang patakbuhin nito ang kabayo. Hindi na rin siya umangal kahit natatakot na baka mahulog siya dahil mas nangibabaw sa kanya ang pag-alala para sa asawa niya. Mabilis silang nakarating sa White House. Tumalon siya pababa at tumakbo patungo sa bahay. Si Rina naman ay hindi muna bumaba at inamuamo nito ang kabayo na nagulat dahil sa paglundag niya. Kinapa niya ang keycard at itinapat sa scanner ng pintuan. Buti na lang, hindi naka-double lock iyon. Bukod kasi sa card ay may master key din iyon para sa doorknob. Sumunod ka na lang sa loob. Sigaw niya sa dalagang tumango at bumaba sa kabayo. Pumasok siya at tinakbo ang hagdanan paakyat sa kwarto nila ni Victor. Natagpuan niya ang kanyang cellphone sa kama. Dinakman niya iyon at tiningnan kung may battery pa. May natira pang 25%. Agad niyang hinanap ang numero ni Arthur. Kakapalan na talaga niya ang mukha niya. Nagri-ring sa kabilang linya pero walang sumasagot. Baka nasa meeting. Pero naghintay pa rin siya at pumihit dahil sa kaluskos mula sa may pintuan. Nanlaki naman ang mga mata niya at naibaba ang cellphone nang makita ang babaeng nakatayo sa bungad ng pintuan. Si Annie, at may bit-bit itong mahabang kutsilyo. Napaungol naman si Victor. Pinahinto siya ng sumisipang kirot na iyon sa kanyang puso. Napabuntong hininga siya ng malalim. Baka may naipit lang na masal sa loob. Natanaw niyang suminya si Carlo na pwede na silang umakyat sa nakadaong na barko. Agad siyang bumaba sa sinasakyang kabayo. Gayun din ang may walong katutubong kalalakihan na kasama niya. Ngunit muli siyang nahinto sa paghakbang. Pagkatapos ng kirot ay inuuga na matinding kaba ang dibdib niya. Ano nangyayari? Sigaw ng kanyang isipan. Sabi ni Kapitan Lee, makikipag-usap daw po siya ng maayos sa atin. Humahangos na balita ni Carlo na umakyat sa kinaroroonan nila. Tumango naman siya rito. Anong pangalan niya? Richard Lee? Paglilinaw naman niya. Tumango naman si Carlo. Napamura naman siya. Ang lalaking iyon ay ang uncle ni Annie. Anong ginagawa nito? Balisang tinapunan niya ng tanaw ang bahay sa tuktok ng burol. Malinaw na may kababalaghan. Buti na lamang at nasanayon si Celestine. Baka may pumunta na sa White House para guluhin sila. Doc! Sigaw naman ni Eugene at itinuro ang paparating na kabayo. Agad niyang sinilip iyon sa binocular. Si Rina. Ilang saglit pa ay bigla na lamang itong nalaglag mula sa kabayo. Napamura naman siya.
Kasunod ng katawan ni Celestine na bumulusok pabagsak ng kama ay ang matalim na kutsilyong isinaksak ni Annie sa kanya. Nasalo niya ang pulso ng doktora at hindi inabot ng patalim ang kanyang dibdib. Nagsukatan sila ng lakas. Akin lang siya. Akin lang si Victor. Kung hindi dahil sa pang-aakit mo, papatayin kita. Mabangis na sigaw ni Annie. Hindi siya sumagot sa sinasabi nito. Wala ring saysay na paliwanagan ang babaeng ito. Wala na sa katinuan. Talagang gusto nitong patayin siya. Ang mukha nito ay pulang-pula sa galit. Ang mga matay nanlilisik. Para siyang nakatunghay sa isang masamang mangkukulam sa mga sinaunang fairy tale. Nagawa niyang maiangat ang kanan niyang binti at tinadyakan ito sa puson. Tumalsik ang doktora. Saklot ang puson nito. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palabas ng kwarto. Pero mabilis din na nakabawi si Annie at nahabol siya bago pa niya mabuksan ang pintuan. Hinablot nito ang kanyang buhok at kinaladkad siya. Maliksi siyang umikot at sinambunutan din niyan ito. Pero inatake siya nito ng saksak. Nasangga niyang muli ng kamay nito. May hawak na kutsilyo. Bagamat inabot ng talim ang kanyang braso. Napaungol naman siya sa sakit. Pero hindi niya binitawan ang braso ni Annie. Muli sila nagsusukatan, nagtutulakan. Sa tingin mo ba? Makakatakas ka pa? Papatayin kita, Celestine. Hinampas niya ang tuhod ang harapan ng nababaliw na doktora at itinulak niya ito patungo sa dingding. Idiniin doon. Inapakan niya ang kanang paa nito at ibinuhos niya ang natitirang lakas para ang kutsilyo ay maitutok sa liig ni Annie. Ang mainit na dugo na umaagos mula sa kanyang sugat ay naglandas pababa sa kanyang siko at sunod-sunod na pumapatak sa carpet ng sahig. Paano na si Victor? Hindi siya papayag na mamatay dito. Hindi niya iiwanan sa ganitong paraan ang asawa. May sumpaan sila. Bubuo pa sila ng masaya at malaking pamilya. Bitch! Doktor na walang utak. Kung ikaw din lang ang aangkin kay Victor, kahit mapatay mo pa ako, babangon ako ng paulit-ulit mula sa hukay. Hindi ka magtatagumpay sa kabaliwan mo. Basura ka! Isa kang hampas lupa! Tunggayaw naman ni Annie, habang pilit na iniiwas ang leeg sa nakaumang na talim ng kutsilyo. Ang kanina'y namumulang mukha nito, nilukob ng putla at kumikinang napawis. Kapwa sa laginimbal ng pagbalya ng pintuang sinipa mula sa labas. Lumitaw doon ang malaking bulto ni Victor na humahangos. Victor! Victor! Sabay nilang sambit ni Annie na bumitaw sa isa't isa habang ang kutsilyo ay nakalatag sa tapat nilang dalawa. Agad siyang umurong papalayo. Saklot ang sugatang braso. Si Annie ay tumakbo papunta sa lalaki. Help me! Your wife tried to kill me. I came here to congratulate her personally. But she... Natigil ito sa pagsasalita at natulig ng saluhoy na mukha nito ang malakas na sampal ng binitawan ni Victor. Bumagsak ang babae sa sahig at nanlaki sa takot ang mga mata nito habang kapa ang pisngi nito. Naroon sa mga mata ni Victor ang matinding galit. Ang mabangis na lambong sa mukha nito ay lalong umigting at ang mga mata ay dumidilim ng husto sa galit. Dinaklot nito sa leeg si Annie at sinakal. Umangat sa sahig ang babae. Tigalgal at halos lumuwa ang mga mata nito dahil sa pagkakabara ng hininga. Ang mga kamay ay kumakapas sa hangin at ang mga paa ay kakawag-kawag. Nilamon siya ng takot. Victor, tama na yan. Tama na. Mamamatay siya. Dinaluhong niya ang asawa at niyakap mula sa likod. Tama na. Pakiusap, Victor. Sigaw niya ng ubod lakas nang hindi pa rin ito tumitinag at nangisay na si Annie. Isinalya nito ang babae papunta kina Eugene at Jan na magkasunod na pumasok ng kwarto. Take her away. Wika ni Victor na tila lindol na umaalog sa buong kwarto ang ungol nito. Tinangay ng dalawa si Annie na hawak ang leeg. Nauubo at naghahabol ng hangin.
hindi na ito nagtangkapang manlaban. Baby! Pumihit si Victor at mahigpit siyang niyakap nito. I'm sorry. Wika nito. Hindi siya makaimik. Parang biglang nakatali ang dila niya at ngayon lang ay kumakalat sa kanyang sistema ang panginginig dulot ng matinding takot. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi at sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Talk to me please. Celestine, magsalita ka. Kausapin mo ako. Napakislot naman siya. Victor! Victor! At subob-sub sa dibdib ng asawa. Napamura naman si Victor. Matigas nitong mura matapos silipin ang sugat sa kanyang braso. Inakay siya nito patungo sa couch. Ayaw humupa ng pangangatog sa kanyang mga kamay at daliri. Habang hinihintay si Victor na kinuha ang first aid kit nito sa loob ng banyo, pinagsalikop niya ang mga daliri at pinipilit. Ang nasaksihan niyang galit ng asawa ay hindi normal. Kung hindi niya ito pinigilan, papatayin ito si Annie nang walang pag-alinlangan. Napalunok siya nang dumapo ang paningin niya sa kutsilyo na nakakalat pa rin sa sahig. Malapit sa dingding, anong mangyayari kung napahamak siya? Uubusin ng asawa niya ang pamilya ng kanyang ama. Saglit itong nahinto at sinundan ang tinutunto ng kanyang mga mata. Nilapag nito ang kahon sa meseta at nilapitan ang kutsilyo. Pinulot at lumabas ng silid ang lalaki. Bumalik din naman kaagad ito. I'm sorry. I'm sorry dahil naging pabaya ako. Hindi kita dapat iniwan dito. Bumalik siya sa huwisyo nang maramdaman ang mainit itong haplo sa kanyang pisngi. Napilitan siyang iangat ang mga mata at tumitig sa gwapo nitong mukha. Ang mahalaga, dumating ka. Wika niya rito. I love you. Kinabig siya nito. Hinalikan sa noo at labi niya. Anong gagawin mo kay Annie? Tanong niyang pinapanood ang sugat habang nililinis nito sa kapinahiran iyon ng anesthesia. Wala namang na-damage na ugat pero malalim ang hiwa nito. Kailangang tahiin. Binigyan ko na ng instructions si Nadjan. Itinabi nito ang mga cotton balls na balot ng dugo mula sa sugat. Natitigilan siya sa magaan nitong mga daliri na dumadampi sa kanyang balat. Kung gaano karahas ang mga iyon tuwing pinapaligaya siya, ganoon naman kabanayad ngayong ginagamot siya nito. Paano mo nalaman na nandito ako? Magkasama kayo ni Rina. Pinuntahan niya ako. She was injured too. May saksak siya sa tagiliran. Mabuti na lang at hindi gaanong malalim. Bago siya mawala ng malay, sinabi niya sa akin ang lahat. Mariin niyang kinagat ang labi niya. Kasalanan ko. Nagigilty niyang sabi rito. Pumunta ako rito kasi tatawag sana ako sa mga kapatid mo para humingi ng tulong. Nag-aalala kasi ako sa iyo. Patawarin mo ako, Victor. Napahamak si Rina dahil sa akin. Rina is alright. Wala kang kasalanan. Lahat ng ito ay plano ni Annie. Walang sakit pero pangingilo ang naramdaman niya sa manhid niyang braso tuwing tumutusok ang karayom sa kanyang balat. Matapos lagyan ng benda ang sugat ay tinurukan siya ni Victor ng gamot. Naisip niya sanang hindi uminom kasi kapag nagtatalik sila, siguradong mamamatay ang mga binhi nito dahil sa tapang na gamot. Pero matatagalan din ang paghilom ng sugat niya. Wala siyang choice. Priority ng asawa niya ang kanyang kalusugan. May dumating na barko ng Coast Guard. Sakay ang iilang pulis at sinundo si Annie. Sumagi sa isip niya ang ama. Tiyak siya na naman ang lalabas na masama at siya ang sisisihin. Dahil ang gulong ito ay nag-ugat sa pakikipag-ugnayan niya kay Victor. Pero bakit ganoon? Kahit hindi na siya umaasa ng atensyon at mamahal mula sa ama, pero apektado pa rin siya sa magiging opinyon nito sa kanya. Dapat wala na siyang pakialam. Dapat kay Victor na lamang niya ibinubuhos ang kanyang emosyon at sa pamilyang mayroon siya. Huwag mong hayaan na masira ang honeymoon natin, okay?
Marahan din ang pian ng halik ng asawa ang kanyang leeg habang mabagal na naglalakad ang kabayong sinasakyan nila. Pabalik sa Nayon. Pasensya ka na. Pero wala namang magbabago. Aasahan ko pa rin iyong masarap mong rutin araw-araw. Humilik siya sa dibdib ng asawa. Yes, baby. Gagawin ko. Gusto mong simulan ko na? Bulong naman ito sa kanya. Sinupsip nito ang balat niya sa leeg at bumitaw sa renda ang kaliwang kamay nito. At humaplo sa hita niya paakyat at pumasok sa loob ng kanyang pantalon na stretchable. Kagatlabing umangat ang kanyang puwet niya sa saddle nang hawiin nito ang manipis na tela sa ilalim. Humaplos ang daliri nito at gumawa ng mga bilog na guhit sa sensitibo niyang balat at tinutukso siya. Humawak siya sa kamay nito na banayad na gumagalaw at lalo siyang ginaganahan habang pinagmamasdan iyon. Maraming taga na yun ang nag-aabang sa kanila, nag-aalala. Imbes na tumuloy sa guest house, dumiretso siya sa klinik para kumustahin ang kalagayan ni Rina. Habang kinakausap naman ng asawa ang mga katutubo, gising na ang dalaga at kumakain ito ng datna niya ito. Rina, nilapitan niya ito at niyakap. Gumanti ito ng yakap. Salamat at ligtas ka. Ikaw din. Maraming salamat sa paghingi ng saklolo para sa akin at patawarin mo ako. Nadamay ka at muntik na mapahamak. Magkaibigan tayo, hindi ba? Maluhaluhang sagot naman ni Rina. Oo, magkaibigan tayo. Habang siya ay napaiyak naman. Maswerte siya na nakatagpo ng katulad nito bukod pa kay Bebang. Ipinakita ni Rina ang sugat nito sa tagiliran. Nabebenda na. Buti na lang at hindi malala iyon.